Nito lang weekend, apat ang panibagong kaso ng COVID-19 ang naitala sa Pangasinan. Isang 33-anyos na babae na si Favor na taga Barangay Andangin, Mangataram. Nagpa-swab test ito sa isang medical clinic sa Maynila pero July 10, lumabas na positibo siya sa COVID-19. Naka-admit siya ngayon sa isang isolation facility sa NCR. Isang 56-anyos na ginang naman na isang fruit vendor na taga Barangay Salinap ang naitala ring panibagong kaso sa San Carlos City. Galing ito sa Pasay, Maynila. May sintomas ito ng pag-uubo, sore throat at asthma, kaya agad siyang inadmit sa Region 1 Medical Center. July 11, lumabas ang resulta nito at positibo ito sa COVID-19. Isang 31-anyos na babaeng returning OFW na taga Bunuan, Gisat, Dagupan City naman ang nagpositibo sa sakit matapos magpa-swab test sa ospital sa Maynila. July 11, lumabas ang resulta nito na agad inadmit sa R1MC. Naitala naman sa bayan ng San Nicolas ang una nilang kaso ng COVID-19. Isang 29-anyos na lalaki mula Antipolo, Rizal na umuwi kasama ang kanyang ka-live-in partner na tubong taga Barangay San Felipe East noong June 27. Sa ngayon po talaga, karamihan po talaga sa mga naitatala natin na mga positive cases natin ay mga OFWs at saka LSIs. Though meron tayo yung mga for the frontline workers, yung mga PNP natin na na-expose sila at infect nga po sila. Pero sa ngayon po, yung patuloy natin na ginagawa na expanded targeted testing, halos wala na po tayong naitatala pa. Kaya naman hihigpitan ngayon ang inspeksyon ng mga umuuwing OFWs at locally stranded individuals sa mga quarantine checkpoints at boundaries sa Pangasinan. Dapat 3 araw lang ang medical certificate na manggagaling sa mga klinik o ospital bago makapasok sa probinsya. Pinapayuhan din ang mga LGU na isailalim sa swab test ang mga returning OFW sa kanilang mga bayan para masiguro na negatibo na ang mga ito sa sakit kahit pa may naipakitang swab test results mula sa mga accredited swab testing facility. Kada 2 araw ding nagsasagawa ng RT-PCR test ang PHO sa mga residente na stranded at nananatili sa borderline ng Pangasinan. Tuloy-tuloy pa rin naman kung ano yung guidelines nung nauna ay the same pa rin. Kailangan bago makapasok sa ating probinsya ay may travel authority unless otherwise ikaw ay apor. Ang challenge po talaga doon sa locally stranded individuals natin kung saan sila po ay kumuha lang ng medical certificate, walang pangyayari na oropharyngeal, and then sila po ay may travel authority. So ito po, kaya po ang usapin ng with the PDRR natin ay mas swab natin yan bago po natin talaga ipauwi sa ating pong mga municipalities. Sa ngayon, umabot na sa 119 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Pangasinan. 27 rito ay mga active case o kasalukuyang naka-admit sa mga ospital at isolation facility. Juana Takason, ABS-CBN News.